Thank you.
Rel. Magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo. Ito nga pala ang aking asawa. Yung bang naikwento ko sa iyo noong isang araw. Mahal, ito nga pala si Isabel. Ang pinsan na mismo nagpahanda ng asilahan ito. Ah, ano ngayon? Ito pala pinsan ni Kapitan Chalo. Kinagagalang ko makilala ka. Kinagagalang din ako makilala kayo. Siya nga pala, marami pa ako buwan ganda ron. Nagbuti ko yung samahan ko. O sige, salamat. Magandang hapon, Kapitan Chago. Buenas tardes, señorita. Hola, inyo. Sa 20 taong paglilingkod dito sa San Diego, hila lang sumama sa aking pag-alis. Di mo malalaman ang kamangmangan at kawalang bahala ng mga Indio. Pagpamanhin niyo po, tayo po ay nasa bahay ng isang Indio. Huwag kang bahala. Hindi na, si Kapitan Chago ay di babahala siya ay sa video. Kung sa amin po ay paalala ko lang. Parang inabangan niya yung pagkakasin. Ano ang ibig niya sabihin? Ang ibig ko sabihin, kapag ang hari, kapag ang pura ay nagpahukay ng isang bangkay o isang terreno upang itapon, walang karapatan ang hari ang patay naman ito. Kapag ang general ay kinatawa ng hari. Ano pang hari? Ang sa amin ay walang ibang hari kundi ang tunay lamang. Bawingin niyo ang inyong sinabi, kundi pagbibigay lang ko sa kapitan general. Sulo, papatid ko kayo sa aking karwahe. Tama na yan, uminahan kayo. Pagpamanin ninyo, ako'y may mahalagang taong ipapakilala sa inyo. Siya si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking yumaong kaibigan. Ako nga pala si Larua. Hindi na gagawin akong makilala lang. Ako naman si Padre Silvia, ako nga ng Benito. Ikaw pala si Crisostomo Ibarra, hindi na gagawin akong makilala lang. Ako nga pala si Ibarra, na pinayin ka ng guwardi sa inyo. Pinagagala kong makadaob ang palad kayong lahat. Aba, sila ang dating kuha sa aking bayan. Itong matalik na kaibigan ng aking ama. Pinagagala kong makilala ka. Hindi ka nagkakaroon. Ngunit, hindi ka naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Salamat at malulhati ka nakarating sa aking bayan. Naway naman maging mapalad ka at nangyigil sa iyo. Hindi ko akakalain makikilala ko sa piling na ito. Dino, ang papuling inukulong mo sa aking ama ay pumarang sa aking alinlangan tungkol sa kanya naging palad. Binigkas ko lamang ang kaukulang papuling sa iyo, kapal. Ah, bawal ang gano'n lang po, Don Crisostomo. Gusto ko lang po magpangalala sa inyo. Ang kapal ako si Kapitan Tino. Matalik na kaibigan ni Kapitan Tiago at ng iyong ama. Gusto ko sana kayo inunyahan sa isang tanghalian. Pagpaumanin ninyo, hindi ko papaunla ka ng iyong ipita sapagkat ako'y uuwi ng San Diego. Pagpaumanin niyo po mga Ginoo, ang hapo na lang nakahanda na, maaari na po kayo dumulog sa pagkainan. Salamat. Halina, mahal ko. Para sa inyo, Padre Adamaso, dahil sa inyong gulang, patungkulan at kapangyarihan. Hindi mo katandaan, ngunit ikaw ang pura ng bayan, kumpiso ng may nasirang may bahay. Siya niya pinag-utos. Hindi ko inuutos. Ikaw na lang umupo dito, Teniente Guevara. Maraming salamat.
Santiago, kami inyong saluhan. Ang apunang ito ay isang pasasalamat sa mahal na Beren dahil sa inyong pagdating. Kaya ako nagpaluto ng tinola para sa inyo. Hindi pa kaya ikaw ang nakalimot sa Pilipinas kapit sa loob ng itong taon? Bagamat ako na sa ibang bansa ay kailanman hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Sa bawat bayan na nating kwenilisan sa pati na kanilang kultura, relihiyon, pamumuhay, at talapan ibang bagay. Ibig sabihin mo, nagsaya ka ng pera dahil sa malit na kaalaman yan. Miski batang nag-aaral niya alam yun. Mga Gino, huwag kayong magtaka sa kapalagayan loob na pinapakita sa akin ng aming dating kura. Kaya lamang ay nasariwa niya ang pagpapaunlak sa aking ama. At yamang tapos na rin lang ang masaganang hapunan, pahintulutan niyo akong magpaalam. Ngunit, darating si Maria Clara. Bukas, pupunta ako dito bago ako umalis. Sa ngayon, may kailangan akong dapat puntahan na hindi dapat pupagalipan. Tanyo, may naman sumumbunga ng pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Dapat itong pagbawal sa pamahalaan. Ako po. Magandang gabi. Ano iyong kailangan? Pabili po ng... Ito rin ang dating in-check ng nakalipas sa 7 taon. At ang matandang babae, siya pa rin. Parang panaginip lang ay tinira ko sa loob ng 7 taon sa Europa. Ha? Kayo pala, tinyente. Binata, mag-ingat kayo. Ano ang dapat kong ipag-ingat? Sa inyong tinuran. Sa palagay ko'y napamahal na sa inyo ang aking ama. Hindi yan nagkamali, binata. Pwede niyo bang ikwento sa akin kung ano ang kanya naging palad? Ngayon, nawala kayong kabapiran sa pagkamatay ng inyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Sa bilangguan namatay ang aking ama? Ganyan ang pagkakalam ng lahat. Pinagbintangan siyang ehere at pedobustero. Sa araw. Ang ginagalit nyo, ha? Iyan! Iyan! Iyan ang bagay sa'yo! Mga bata yan! Di mo dapat pinapatulan ng mga batang pastik! Rafael, inakasahan kita sa pagpatay sa artilyero. Pinagtanggol ka lang ang mga bata. Sumama ka! Kinabukasan, pagkatapos magsimba ay makikitang nasa bintana si Maria Clara na wari may hinihintay. Sa lalawigan, Maria Clara, ikaw ay namumutla na sa iyong palagay sa Malabon o sa San Diego. Maganda ang bahay natin doon, at isa pa'y malapit ng pista. Maganda umaga po.
nung bata ka. Hindi ganun kanina pa sa sa'yo nag-suplay sa ano. Umitiya ako, nahihiya. Huwag ka na magpakipod dyan. Ako ba'y lagi mo naaalala? Hindi mo ba ako nalimas sa'yo maraming nasa ibang lupain man ako ay kailanman, hindi ko malilimutan ang aking minamahal. Ano ba yung sabihin? Wala ka nakikita ang kagagandang mutya sa iyong mga totoong marami akong nakita ang kagandahan. Subalit bukod tangi pa rin nakagandahan kayo, Manggi. Hindi pa rin nagbabago ang tamis na kayong dila. Sali pa'y lalo pang pinatamis na iyong nagalit ka sa akin ng totoo. Ginawa mo ako noon ng pamusot na bulaklak at inilagay mo sa aking ulo. Kinuha ito ng iyong ina, dinikdik at hinihalo sa dugo. Natawa ako nang umiyak ka at tawagin mahal ng iyong ina. Hinila na lang kita at saka ako kumuha ng dako ng sambong at saka ako binigay sa'yo. Napangitik at hinawakan na lang kita at tayo'y matina. Hayan ang dahon na sambong, iyan lang ang binigay mo sa akin nung tayo'y bata pa. Ibig ng aking ama na ako ay umalis at di niya pinansin ang aking mga pag-iusap. Pinagtapat ko sa aking ama ang dahilan na di ko pag-alis. Dahil sa'yo may naong gampanin. Sabi po ni Kapitan Chago na siya na ang magpapagawa ng nicho, ngunit tinamnan ko na po ng bulaklak at nalagyan ng kulsyong kulsyong. Sa tatandaan ko po, may sakit ang tagapaglibin, kaya kasama niya ang nagbukay. Tanungin po natin sila. Pag-agin ako.
dahil sa amin ang bibilihan ng sandang puso o laki. Darating na ang mga anak kong mababait.
Kailangan ko na sila ipaghanda ng mami. Pagkat inubos na kanilang ama ang pagkain. Inay! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Oh! Anak ko! Anong ginagawa mo dito? Huwag po kayo matakot, Inay. Ibis din po, ay naiwas ako bento. Teka, siya ba'y buhay? At saka, bakit ka may sugat? Halika, gagamutin ko. Oh, Basilio, ito na mga halamang gamot para naman yung sugat mo'y malunasan. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Ako po'y nagtanang inang ng kalad ka rin na sa Rosan Mexican Spain. Ano? At ayaw akong palisin kundi kasampu ng gabi. Nakasalubong ko sa bahay ng ilang kawal. Ngunit, nung sinigawan ako ng Queen Bibi, bigla ako tumakbo. Mga walang puso talaga yung mga gwardiya civil na yan. Pinaputukan nila ako na tumama sa akin. Oh. Yan mo anak, bukas na bukas din susunduin ko si Christine upang siya'y ating makasama na. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Tahan na. Magandang umaga. Saan ko maaaring iligay ang mga ito? Diyan, kahit saan dyan. Maaari ko ba makita ang kura? Hindi maaari. Ang kura ay may sakit. Oy, ikaw pala si Gisa. Nasaan ang ninakaw ng mga anak? Ninakaw? Anong ninakaw? Walang ninakaw ang mga anak ko. Hindi mo sasabihin, sasamayin ka sa akin. Kami tinatago ang iyong mga anak. Ginoo, hindi ko alam kung nasan si Crispin. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Si Basilio naman ay nasa amin. Beto, isoli mo ang kanyang mga ninakaw at bago ba yan ka namin makalaya. Ginoo, walang ninakaw ang aking mga anak. Hindi nila magagawa iyon. Ganun, hindi. Sumama ka sa amin hanggang hindi tinapay ng mga anak mo ang ninakaw nila. Wag po, wag po. Wala po ninakaw ang aking mga anak. Dapat may pagbutuli yung mga balak niya pa. Kaysa yung paghiganti ko siya. Ano yung pinabihin niya po ay? Oo. Maraming salamat po. Siguro, sinisigurado ko na po na ngayon pa lang ay marami ng bata mo dyan nasa kailan ko. Pwede ko bang malaman ang iyong balaki sa pagbuturo? Opo. Una ay kawalaan ng pangganyak o pang-akit ng mga estudyante. At ikalawa ay kakulangan ng pangangailangan at iba pang kalalakanin. Walang mapapala sa weekend Kastila. Sapagkat hindi maunawaan ng mga estudyante ito. Ngunit bakit hindi yan nilapatan ang gayong kasamaan? Sapagkat nag-iisa lamang ako na nakikibako sa maling lagay. Walang sariling silid-aralan, nakikileksyon lamang sa silong ng kumbento. Pinasok ko na ang makabagong pagtuturo. Sinimulan ko na magturo ng wikang Kastila. Ngunit nilait ako ni Padre Damaso. Sinabi niya na ang katulad ng pagtuturo ng wikang Kastila ay hindi para sa mga katulad ko. Wala na akong ginawa. Wala na akong nasabi. Sapagkat baka ikawala pa ito ng hanap buhay ko. At marami magagalit sa akin. At dahil sa gayong kasamaan, nawala na kayo ng pag-asa? Buhat lang ako'y alpistahin ng pari.
sinuri ko ang aking sarili at napag-alaman kong ako'y isang mangmang. Tinigilan ko ang paggamit ng pampalo, ngunit pinatawag ako ng kurat pinagamit muli sa akin ito. Huwag kayong mag-alala. Iniimbita ako ng Teniente Mayor na umaten sa pagpupulong sa tribunal. Baka maagapan ang inyong suliranin doon. Ihanda ko na ang lahat ng aking kailangan ngayong gabi upang walang magkulang. Kung gayon, sulatan mo aking mga kaibigan talaga. Pansin ko malo. Sikapin mong huwag baka sa loob ko. At bakit? Sa palagay ko'y binabantayan niya ako. Natatakot ako sa matalim at malamang ang titig sa akin. Pag siya'y kinakausap ko'y siya hindi ko maintindihan. Wari ko'y siya'y baliw. Sikapin mong huwag siyang makadali. Naiintindihan kita. Ngunit sa palagay ko rin, nakabali na nating imbitahan ng kuras sa kahit anumang kasiyahan. At saka, narito naman na siya sa inyong tahanan. At isa pa yung may ginawa na. Malamig ang hangin. Muradong ang dapo ng sepo na hindi gagaling agad. Para sa amin po hindi. Ang gabi ay kalugod-lugod at ang hangin ay masarap. Ayos ka nga po pala naming imbitahan sa aming kasiyahang pambuhid na gaganapin bukas. Maraming salamat. Subukan kong makadalo sa kasiyahang iyon. Aasahan namin ang iyong pagdalo. Nakasakay na sa dalawang bangka ang pangkat nila Ibarra at Maria Clara. Magkahiwalay ang mga lalaki sa babae. Tahimik ang lahat. Habang si Elias ay nagsasagwan, pinaalala ni Albino sa kanyang kasamahan sa bangka na mag-ingat at tapakang mabuti ang pasak na kanyang tinutuntungan sapagkat may mga butas ang bangkang iyon. Matapos turan ni Albino ang mga katagang iyon, nagkagulo ang pangkat ng kababaihan sa kabilang bangka. Iminungkahi ni Tia Isabel na mas makabubuting lumipat na lamang ang mga kalalakihan sa kanilang bangka. Dali naman nagtinginan ang mga lalaki sabay ngiti sa isa't isa sapagkat makakatabi nila ang mga babae. Si Ibarra ay tumabi kay Maria at si Albino naman ay kay Victoria. Si Elias ay pasulyap-sulyap kay Maria at umiiwas naman sa tuwing titingin ito. Bumulong si Maria kay Ibarra na may pagtataka. Sabay alok kay Elias ng galyetas. Nahihiyaman ay kinuha na rin nito ni Elias. Gayun din nakita ni Maria ang tagak na papalapit sa bangka at agad tinanong ang nagsasagwang si Elias tungkol sa pugad nito na siyang dali-dali itong sinagot ni Elias base sa kanyang pagkakaalam. Iyon. Siyang babaeng nabaliw sa labi sa pagkatakot. Apat na araw na siyang ganyan. Siya ba ang taga-ngalang Sisa?
Hinili po siya ng mga Guardia Civil upang linawin ang paratang sa kanyang mga anak. Ano? Hindi po ba siyang ina ng dalawang sakristan? Napagtataka, Padre Cura, na wala ang ilang piso ninyo at pinahanap. Pinagising niyo pa ng maaga ang aking sarhento upang ipahanap. Nawala rin ang dalawang sakristan at nanahimik kayo. At Ginoong Kapitan, totoo po rin ba kayo ay... Batid po ba ninyo Ginoong Alperes anang gabing iniminarinig na ilang putok? Ilang putok? Ginoong Ibarra, ipagpaumin ninyo po, ngunit hindi ko na po siya naabutan. Di bali sa iyo. Salamat. Inanap namin na piloto ng bangka. Siya si Elias, isang masamang tao. Huwag kayong tatanggap ng masamang tao sa handa. Hindi ko tungkulin ipagbigay alam sa inyo ang aking gawain. Tatanggap ang lahat sa pista. Victoria, kanta naman tayo. Ba't din na si Maria Clara pakantayin nyo? Malungkot yung mga katang alam ko. Sabayan na lang natin siya. Kantahin natin yung mga dati yung kinakanta. Nang dumating na lasing ang Alperes, ay inutosan niya ang Guardia Civil na gambarain ang iyong pistang bangko. Nang nabubuhay pa ang aking amay, kayo nilapitan niya sa kanyang mga suliranin. Na ito po sana humingi sa inyo ng payo ukos sa aking binabayaran ng pagpapatayo ng paaralan. Isang paaralan na siya o rin pinangarap at pangarap nila para sa mga baliw. Isang pangarap na malaki lang may tutulong para sa mga mangmang. Higit silang makatutulong sapagkat nasa alalang lakas, gilinding sa tungkulin at sa kanyang mga ito. Sa kabila po noon, paano? Mabigaw man ang inyong panuala, ay ginagawa pa rin naman ninyong isipin na ginawa ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ang kailangan nyo lang ay tatal yung loob. Salamat po. Hindi po nasayang ang pagpunta ko dito. Sa ngayon po, sasadyayin ko na ang kura sa aking panukala. Sa ngayon din po kayo magpapaalam na.